So magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Takeru Miyamoto. At ngayon po sa vlog na to ay magbibigay po ako ng isang mensahe dyan sa mga investor at saka sa mga member ng PBEX Trading o Premium Business. So mga kababayan, ito na po yun. This is it. So inaasahan ko na po talaga na mangyayari po ito, na magkakaroon na po ng problema sa payouts ang inyong pinagmamalaking kumpanya. O, kasi kayo, hindi kayo naniniwala sa akin. Hindi kayo naniniwala sa UTW, United Talino Warriors. Anong sinabi namin na ang yung premium business na yan, yung PBEX trading na yan, ay eventually po ay magkukulaps. Yan po kasi, masyado po kasi kayo nabulag dyan sa mga scheme na wala kang ibang gagawin, kundi mag-type ka lang ng 5 captcha sa loob ng isang araw ay kikita ka na. So, ayan po kasi, ayan po talaga yung mga target ng mga tao. Yung mga taong gusto ng easy money. Actually po, ang captcha typing po ay hindi naman po talaga trabaho yan. So, no need na po para pag-usapan yan dahil napakadami ko na pong sinabi dyan tungkol sa PBEX trading na yan. Dyan sa premium business na yan. Ngayon po, ito po yung update natin. Nagkakaroon na po ng problema sa payouts ang PBEX trading o premium business. Na yung payouts ninyo nung June 22, isang hanggang ngayon hindi pa po nabibigay. At ngayon po, June 29, nung payouts nung June 29, ngayon po inaasikaso pa rin po. So natatambakan na po si Mr. Ronald De Leon ng mga payouts. So isipin niyo kung gaano kalaking problema 'yan. Ito nga po sinasabi ko po sa inyo. Kapag ang isang kumpanya po ay hindi registered po ng SEC, ito po ang mangyayari sa inyo. Wala po kayong assurance. Wala po kayong assurance na mababalik pa po ang investment ninyo dahil po hindi po nakaregistered po sa SEC ang PBEX trading at ang premium business na yan. So paano kayo ngayon? Actually, ako, binlock nyo pa ako. Binlock nyo pa ako sa Facebook, pati yung mga code sellers ninyo, binlock ako. Pero hindi ninyo alam, may mga tao pa rin po talaga na nagfi-feed sa akin kung ano ba nangyayari dyan sa loob ng grupo ninyo. So ngayon po, nakakaproblema na po kayo sa mga payouts ninyo, na ito po ay talagang ine-expect ko na. Dahil po, normal po talaga na mangyayari ito sa mga Ponzi scheme. Actually, paano ko po nasabing Ponzi scheme? Ang PBEX trading, sabi po ng SEC. Yung SEC na po mismo ang may sabi na Ponzi scheme po ang PBEX trading o premium business. So, ang Ponzi scheme po, hindi po ito ina-allowed ng SEC na bigyan ng permits. Kaya nga, di ba, ang sabi ni Ronald De Leon, kita nyo, niloloko talaga kayo ng tao na to eh. I'm sorry ha, kayo talagang tinatrato yung tatay ito. Pero para sa akin, yung sinabi ni Ronald De Leon na kaya hindi makapag-issue ng SEC permit yung PBEX trading na yan dahil maraming tiwali sa SEC or maraming requirements or ginigipit yung PBEX trading na yan. Actually po, hindi po totoo yun. Kaya hindi mabigyan ng SEC permit yung PBEX trading na yan o premium business na yan dahil po ang nagpapalakad po dito ay Ponzi scheme na pinagbabawal po ng batas natin. So kita nyo, may panluloko na kasi. Para sa akin, panluloko yun ha. Para sa akin. Oh. Sana ba ako? Nawala tuloy ako. Oh, ito kasi, babalik tayo. Marami pong nag-feed sa akin kung ano ba talaga nangyayari dyan sa PBEX trading na yan. At ngayon po, nakita ko po at may mga nagpasa po sa akin ng mga screenshot tulad po nito, na marami na pong taong hindi na po nakakakuha ng payouts simula noong June 22 at ngayon June 29. So pagkatapos po ng June 29, bali meron pa kang July 6 na matatambakan na po, na matatambakan to, sigurado po yan. Dahil normal po, sa dami ko na pong na content, sa dami ko na pong in-expose, sa dami ko na pong in-expose na company, 100% po nangyayari po talaga yan. Nasa una magbabayad, and then dadami yung mga members, and then magkakaroon ng problema sa payouts, biglang mawawala. Normal po yan. Nangyayari po yan. At ito na rin po ang nangyayari sa PBEX trading. Paulit-ulit lang po yan. Parehas na parehas po yan. At ngayon po, ngayon, naku, kawawa naman kayo. Kung kailan pandemic, saka mangyayari sa inyo to. Oh. Ako, hindi naman kasi ako naninira. Yung UTW po, hindi po ito naninira. Nagbibigay lang po kami ng criticism na kung masasagot po ito ng kumpanyang binabatikos namin, edi okay. O ngayon nga lang po, ang problema po kasi sa dinami-dami po, sa halos lahat ng mga in-expose naming company, wala pong sumagot sa amin, sa mga tanong namin, at eventually po, tumakas. Tandaan nyo po mga kababayan,
Kapag nagbibigay po ako ng batiko sa mga company na yan, hindi pa po ako nagkakamali kahit isang beses. Ang dami ko na pong binatikos na kumpanya na ngayon po umiiyak po ang mga naging investor nito at eventually po nag-file po sila ng kaso. Hindi pa po ako nagkakamali. O ngayon po, nagbigay po tayo ng batikos dito sa premium business. Hindi sumagot si Ronald De Leon and then nagbigay pa po ng advisory ang SEC na sinasabing Ponzi scheme ito. So, sa inyo yan. Tandaan nyo po, tandaan nyo doon sa mga nagsasabi na ang PBX trading ay isang sugal. Sinungaling kayo, manluloko kayo, mga hayop kayo. Dahil sa simula-simula pa lang, hindi ninyo sinabi yan. Hindi ninyo sinabi ito sa mga investor, sa mga bago nyong investor na ini-invite ninyo na ang PBX trading o ang premium business ay isang sugal. Ang sinabi nyo dito, ang scheme ninyo, kaya naniwala ang mga tao sa inyo dahil ang gagawin nyo lang is magta-type lang kayo ng 5 captcha kada araw, kikita na kayo. Wala kayong sinabing sugal. Ngayon nyo lang sinasabi na sugal yan dahil po nakakaproblema na po ang PBX trading. Oh, actually, nawala na po ako. O tandaan nyo po, ito mga kababayan. Ngayon po, nakakaroon na po ng problema ang PBX trading at ang premium business. Sino po ang mga taong pwede ninyong habulin? Sasabihin ko po mamaya kung sino po ang mga taong pwede ninyong habulin. Hahabulin pa lang, ha? Hindi ko sinasabing scammer sila, ha? Hahabulin pa lang or pwede ninyong tanungin. Para malinaw, ha? Wala akong sinasabing scammer sila, ha? Kasi nga po, sila yung mga cold sellers. So, sa kanila kayo pwede magtanong, sila yung pwede ninyong habulin. At kung sakali po na talagang hindi na po makapagbayad ang premium business, na sigurado naman po ako na mangyayari po ito eventually, pwede nyo po silang ireklamo. Okay? So, yung title kasi ng video, bakit nakakaproblema sa payout ang premium business o PBX trading? Kaya nga po, nakakaroon po ng problema ngayon ang PBX trading dahil nga po is Ponzi scheme sila. Ang Ponzi scheme po, ang isa sa pinaka-objective po ng Ponzi scheme ay makaroon po ng recruitment. Come on, huwag niyong sabihin sa akin na walang recruitment ng PBX trading, ang premium business. Ngayon, nakakaproblema na kayo ngayon sa payouts, huwag niyo nang lokohin yung sarili ninyo, parang awa niyo na. Huwag niyong sabihin sa akin na hindi objective ng PBX trading o premium business ang recruitment. Kasi kung hindi niyo talaga, dahil kung hindi niyo talaga mission ang magkaroon kayo ng bagong mga members o recruitment, bakit dumadami kayo lalo? Bakit post ng post kayo sa Facebook? At bakit nag-i-invite kayo? Natago lang kasi ang CEO ninyo na kunwari gusto nilang makatulong. Pero hindi talaga niya gusto makatulong. Kailangan talaga ng mga bagong investor, mga bagong recruits para po mag-continue ang Ponzi scheme. Dahil po kung wala na pong mga bagong recruits at kung wala na pong mga bagong investor, guguho po ang Ponzi scheme at ito po ang magiging problema po ng PBX trading o premium business. So ito na po ang kinaharap ngayon ng PBX trading. Kung maalala nyo po kasi nung May, 20,000 lang kayo. And then after 1 month, naging 40,000 kayo. So dapat kung dodoble yon, di ba kailangan yung dumoble eh. Dapat po ngayong July, dapat po 80,000 na po ang member ng PBX trading. Ang problema po, hindi po na-meet ang quota na 80,000. So naging 60,000 lang po kayo. So dito pa lang nakita na po natin na may problema po talaga. Magkakaroon po ng problema. O ngayon mga kababayan ngayon, alam ko po inihintay nyo po yung mga payouts ninyo. So anong pwede ninyong gawin? Kulitin ninyo yung mga code sellers ninyo. Kung hindi nyo magagawa yun, eh bahala kayo. O sige. O ito mga kababayan, hanapin ko yung mga code seller ng premium business. Ay nako, ang hilig kasi sa mga easy money. Tandaan nyo mga kababayan, ang pera, pinaghihirapan yan. Huwag kayong maniniwala sa mga easy money na yan, yung mga captcha trading na yan, mga captcha typing na yan, dahil hindi totoo yan. Ay nako, akala nyo kasi bitter ako, akala nyo kasi gusto ko lang manira. Hindi po yun. Concern po ako sa inyo. Doon po sa mga taong alam na Ponzi scheme ang PBX trading, wala po akong pakialam sa inyo. Mas concerned po ako doon sa mga taong nag-invest ng walang kaalam-alam. Kasi may mga nakakausap ako eh, na alam daw nila na sugal ito. Pag mga ganun klase ng mga tao, wala na akong pakialam doon. Pero mas concerned ako doon sa mga taong walang alam na ang pagkakaintindi nila na ang PBX trading ay captcha typing lang. Doon ako mas concerned. Ito mga kababayan, ito yung mga taong dapat ninyong habulin kapag hindi na po nakakapag-payout lalo ang PBX trading. Unang-una po si Ronald De Leon.
siya po ang CEO. Ang sinasabi ninyo na ang PBX Trading ay from galing sa ibang bansa, hindi po totoo yun. Habulin niyo po si Ronald De Leon. Una, hindi ko pa sinasabing scammer ha. Itong mga taong binabanggit ko, ang sinasabi ko lang, ulitin ko lang, ang sinasabi ko lang, sila yung mga taong pwede ninyong habulin, at kung hindi sila makakapagbayad ng payouts, pwede nyo po silang ireklamo. Okay? Una, si Ronald De Leon, ang CEO. Pangalawa, ito, si Jovan Derecho, si Jovan Street. O yan, kasi code seller yan. Actually po, kung talagang hindi talaga makakapagbayad or tatakbo na posibleng mangyari ang PBX Trading, pwede nyo po silang ireklamo ng syndicated stapa. Oh, tama, syndicated stapa dahil meron pong conspiracy, meron pagkakasabuatan. Oh, kung hindi nila babayaran ha, pero kung babayaran nila, di okay, wala problema, masaya tayong lahat. Pero kung hindi nila babayaran yung mga payouts ninyo, pwede nyo silang ireklamo, at kung talagang wala talaga silang pambayad, pwede nyo po silang indemanda, syndicated stapa. Wala pong piyansa yon. Oh, Jovan Derecho. Pangalawa, Jerry Madabat, walang yan to, binlock pa ako sa Facebook. Jerry Madabat, code seller. Gladys Bialogo. Gladys Bialogo. Oh, next. Oh, ito pa sunod. Oh, si Kentley Morales. Actually, itong mga code seller na to, kasabwat sila dito dahil kasama sila sa conspiracy. So pasok sila sa syndicated stapa kung hindi sila makapagbayad ha. At hindi ko sinasabing scammer sila. Para malinaw, magbayad sila para wala tayong problema. Oh. Si Kentley Morales. Oh, ito pa si Daisy Sigua. Oh, and then si Kat Hape. Kung sino man yung mga code seller ninyo, pwede nyo po silang habulin. At kung mas maganda po, kung hindi sila makapagbayad, i-demanda nyo na, syndicated stop ha. Pero ako po, nananalangin pa rin po ako na sana maayos po itong gusot na to. Sana po makapagbayad, makapag-payouts ang PBX Trading sa mga investor niya. Ayun lang po, so maraming salamat po. At kung gusto nyo po ng tulong, kontakin ninyo ang UTW. Oh, babush!